Hey guys, welcome back to my channel. So for today's vlog, kung mapapansin nyo is nasa ibang room ako. Yes. So andito ako sa room ng pinsan ko, kung mapapansin nyo. Ay, si Santa Claus. So Christmas na dito. And then ngayon is mag-vlog ako about sa pagka-delay. So marami kasing mga dalaga out there na nag-delay sila and then nababother sila kung buntis ba sila or hindi. So eto guys, kung gusto nyo malaman kung paano kayo magka-comment, please keep on watching. So, tulad na sinabi ko kanina is mga koko na gusto kong i-share sa inyo itong vlog ko na to about kasi ito sa pagiging delay ng isang babae and then kung ano ba yung dapat kumbaga parang i-consider natin once na na-delay tayo. So, ito kasi yun guys. So, ba't nga ba na-delay yung babae? So, pinaka-first na magiging conclusion ng isang babae pag na-delay siya is pregnant. So, ayun yung pinakauna na iniisip. Lalo na sa mga kabataan ngayon, karamihan kasi ng mga nakikipag-contact, lalo na't hindi naman nag-withdrawal sa loob. So, pero nag-delay sila, so nababothered na agad sila noon na baka nga may nabuo na. So, pero hindi nila alam na minsan, kasi ang pagka-delay, una nga pregnant, sa pinaka-main na yun. Pangalawa is, pwede naman na stress. And then yung pangatlo is, pwede ka may sakit sa matres. And then yung pang-fourth is yung anemic. So, ang mga naranasan ko, ang karaniwa kasi na sa akin. So, ang period ko kasi is regular. So, every month nagkakaroon ako. Pero hindi same day or date every month yung pagkakaroon ko ng mens. And then, hindi siya same cycle last. Basta, for example, March magkakaroon ako 18. And then, pagdating na nung 8, April is magiging, ang date niya is it's either 20 or mas advanced siya. So, ganun. Pero nagkakaroon ako ng regular periods na natagal ng 4 days and 4 days to 5 days. So, ayun. And then, ako kasi, based sa akin is anemic ako. So, every day na mag-delay ako, since nakikipag-contact na ako sa boyfriend ko. And then, ang pakikipag-contact kasi sa boyfriend, it's given na ngayong lalo lang itong generation na to. So, napaka-given na yan sa mga kabataan ngayon na mapupusok. And then, ako nga nagde-delay ako. And then, minsan, naipapaisip ako na before, napapaisip ako na bakit ganun? Ba't ako nagde-delay? Baka pregnant ako. So, may times na nakailang take ako ng PT, pero negative naman. But, syempre, pero still, napapaisip ako. And then, nai-stress ako, which is very, nakaka-affect ko sa, minsan, wala akong tulog, iisip ako kasi yung sabi ng parent ko, paano pag pregnant ako. Pero, sa case na yun, hindi naman sa loob nagpuputok si boyfriend, or kahit nagka-contact, wala namang history na sa loob nag-withdraw, or something. So, ayun, ang ginagawa ko is, ganun, so may discover ko, ayan, may discover ako na something na ginagawa ko, and then, napaka-effective niya, is especially pag nagde-delay ako. So, ang ano ko, blood pressure ko is 80 over 70, minsan 70 over 90. So, ang baba ng blood pressure ko. So, kaya minsan napapaisip ako, bakit ako nagde-delay? So, yun pala, anemic ako. And then, hindi ako nagpa-check up or either nag-consult sa doctor, sa center, hindi ako nagpa-check up. Yung mama ko lang mismo nagsabi na ito sa akin. Kasi ganun din pala siya nung dalaga siya. So, nagtitake ako na itong Persulpate. Ayan. So, kung mapapansin nyo, etong peros ko na to. Ayan, wait lang. Ayaw niyong umano sa camera ko. Wait. Local. Charot. Ayan, Persulpate. So, iron. Yan. So, pampadami to ng dugo, guys. Ayan. 100 tablets. And then, 325 milligram tablet and anti-anemia siya. Ayaw niya, hate niya ata yung pero. Ayan, anti-anemia siya. So, eto guys, yung tinitake ko. Especially if nade-delay na ako ng ilang araw. So, after nun, so, ang ginagawa ko is, so, pakita ko muna nga pala sa inyo. So, eto yung sample niya na tablet. Ayan. So, sugar-coated yung binibili ko since ang peros is napakapait. Ayan, alam nyo naman yun. Hindi siya mapait, pero lasa siyang kalawang, diba? So, alam nyo yung lasa na parang tapal or something na
hindi ka ayan, ayan. So, ito siya itsura niya. So, ayan. Maliit lang siya and then sugar-coated. So, guys, kayo, pwede kayo bumili. Ayan, maliit. Pwede kayo bumili sa iba. Basta, pero sulfate and ang in-advise ko is 325 milligram na perus para mas ayan, para mas ano siya. Ibig sabihin, yung mataas na dosage. Kada, na parang hindi sayang yung inom niya. Ayan, sulit. So, ito is nasa 100 plus lang to. And then, so, nagtitake ako nan pag alam ko na magdi-delay na ako. For example, ang expected date ko is 19. So, limbawa, 19 expected date ko. So, before mag-19, mga siguro 50, nag-start na ako mag-take nito. Ayan. Since anemic ako, so, ang dugo ko is nag-range ng 70 to 50. 70 to 90. Hindi, ibig sabihin, hindi talaga siya ganun ka-normal. Hindi siya normal. So, nagtitake ako nito. And then, ayan, nagtitake ako nito. So, and then, after nun, mas napapabilis yung pagkakaroon ko ng mens, which is, masasabi ko na napaka laking tulong sa akin. So, gusto ko lang pala din sabihin na share ko tong video ko na to kasi ang dami din nagme-message sa akin. So, kasi kung mapapasin nyo sa video ko, nakalagay doon sa description yung pinaka-name ko sa FB. Then, ang dami nagme-message sa akin na kabataan na delay daw sila. And then, lagi kong tinatanong sa kanila yung blood pressure nila. And then, nagtitake nila rin naman sila nito. So, meron naman isa nag-message sa nag-chat siya sa akin. And then, sabi ko sa kanya mag-take siya nito. Tapos, nababother siya. Paano kung preggy nga siya? So, guys, kung preggy ka, or kung sa umpisa pa lang naman, hindi natin alam kung preggy ka or hindi. So, safe din naman to sa baby. Kasi usually, ito nga ang pinibigay ng doctors pag nagpa-check up ka. Lalo na pag first month, ito pinakamalaga kasi nakakapagpadami to ng dugo. Ayan. Ayun naman niya, may bulak pa siya para hindi siya mag-moist. So, nakakapagpadami po talaga ito ng dugo. So, once na-delay ka, and then ababothered ka. So, isa to sa mga pwede mong gamitin. Ayan, guys. Persulfate. So, ang ginagawa ko dito ng pag-inom is 2 times a day or pwede na 3 times a day. Kung gusto mo talaga na, kung lalo ko mababa talaga yung blood pressure mo. So, pwede yun. And then, kapag malapit ka na mag-mens, so, syempre, dapat matulog ka ng maaga para hindi makapagpang, hindi ka ma-stress. Huwag ka mag-isip na mag-isip masyado. Lalo na kung nababothered ka kung preggy ka. Mabothered ka kung preggy ka, especially if nag-contact kayo and then sa loob nag-withdraw. So, yun lang talaga yung pinakauna ko kasi tinatanong sa mga nagtatanong sa akin, mga nagme-message, is kung sa loob ba nag-withdraw. Kasi guys, kung hindi naman sa loob nag-withdraw si BF or si asawa nyo, and then, wala naman kayo string na talaga sa loob, nagigabi kayo ng contraceptive. So, why to bother, diba? So, sa bagay, syempre nakaka-bothered, yun naman talaga madelay. Pero yung mga ganun kasi, so try to research first. Ayan. So okay lang din naman magtanong kayo sa akin, wala namang problema. So maganda rin kasi yung kahit papano, meron tayong knowledge sa sarili natin. So, ayun. Ito pinaka number one talagang sinasabi ko sa mga nagtatanong sa akin. So pero hindi naman siya masama sa katawan kasi pampadagdag siya ng dugo. And then nakakatulong pa nga siya sa blood circulation natin. So, ngayon ko lang napansin yung labi ko. So, ayun lang guys. So, mag-take kayo ng pero. So, 3 times a day, healthy to. So, lalo na kung ikaw ay anemic. So, makakatulong to sa'yo. I-preggy ka naman, pwede rin to sa'yo. Kasi, inaano rin naman to ng doctor. So, by the way, 100 pesos lang. Sa kahit ano sa Mercury Drugs, I think meron ito. So, nabili ko lang to sa pharmacy. Ayan. Nag-range ng 130. Ganun. So, pero 100 tablets na siya. So, yun lang guys. Bye-bye. And thank you. God bless.